Be careful of trillions. Be careful of trillions. Bante gaye. He will sell you to the devil. Pagyan ako po, patay. Ito si Mayor Isko, eh, meron talagang ugaling ganyan. Yung una, kaibigan mo, tas biglang pagka naano sa'yo, babaligtad na ng babaligtad. May nagkikwento na sa akin yan na ganyan noon eh. Kasi dati, pinupuri ko naman niya si Mayor Isko pag may magandang ginagawa. Tapos sinasabihan nila ako, uy, ingat ka dyan ha, kasi ang bilis bumaligtad niyan. Yung dalawang nagtulong sa kanyang ano, eh tama ka pala sa realization mo ngayon, na totoo namang bumaligtad nga, di ba? Nako, nako. Na-open lang ako kay Mayor Isko, yung sinabi niya na nagkalat na ang mga tarpaulin kasi sa vaccine. Oh. Anong kinalaman ng vaccine sa tarpaulin? Yun ang tanong ko sa kanya. Yun ang tanong ko eh. Hindi niya masagot. Ang sagot niya, ikaw ba ang nagkabit ng tarpaulin? Kaya sinagot ko nga sa kagad. Oo, nadudunan sa screenshot eh. Oo nga eh, grabe ano. Ngayon tinanong ko siya, Mayor, at tinanong niya pa ako, ang dami mong tanong. Sabi ko, Mayor, bilang supporter ni Mayor Sara, siyempre nasasaktan din kami. Ikaw, nigilagalang din naman kita. Sandali, personal supposedly itong tarpaulin eh. Bakit yung sinasabing yan ang pinakalat sa inyo? Diba? Oo. Oo. Tapos na ito pa po. Nung tinanong ko siya, bakit ganun po ang pahayag ninyo, Mayor? Alam mo ko anong sinunod niya? Mukha ni Eli Pamatong. Run, Eli. Hindi naman nagkalat ang tarpaulin ni Eli Pamatong dun. Si Sarah ang nagkalat. Ha, para nagpapalusot pa na ang tinutukoy niya eh, si Eli. Eli Pamatong, di ba? Oo, nagsatakin ng ulo, nakatorning. Oo. Nakulo din yun. Sa tingin mo ba ito, sa tingin mo, 100% na ang binabanatan ni Mayor Isko eh yung mga nagpakalat ng tarpaulin ni Mayor Sara? Dapat, ang ginawa ni Mayor, tinumbok niya ang pangalan. Oo. Sinong nagkabit. Pero, aminin man niya o hindi, kahit na sa EDSA, nakikita ko ang tarpaulin ni Mayor Sara eh. Sa tapat ng DILG, yung overpass doon, nakikita ko tarpaulin ni Mayor Sara. Si Sara lang naman ang may mga tarpaulin sa EDSA sa ibang part ng Metro Manila. Yun ay gawa ng mga supporter niya. Parang nung naging pangulo si Pangulong Duterte, nagkalat ang mga tarpaulin na ang nakalagay DDS in CR. Ang namumuno nun si Juan, si Dato, yung Muslim na parating nakasalukot ang ulo, na may balbas. Nakalimutan ko lang pangalan niya. Yun ang hit ng NCR DDS, nakasama rin namin yun. Yung ba, pinagkamalan pa tayo na punduro ng gobyerno, halos yun, wala rin, ano yun, anyang bulsa lahat galing yun. Parang hindi kasi nila matanggap, ano, na may mga kusa talagang volunteer itong mga Duterte, no? Yes. Hindi nila matanggap yun, matanggap sa sarili. Pero, ang nakakapagtaka, Kuya Banat, ikaw alam mo ito, kung bakit nakaupo si Mayor Isko sa City of Manila. Alam mo yan, alam mo yan. Alam mo rin kung sino ang malaki ang sumuporta sa kanya na malapit sa Pangulo. Alam mo yun? Parang di ko alam yun ah. Nahuli ako sa chismis. Alam ko naman yan. Alam ko yan. So alam ko. Parang ginawa lang niya. Si Mayor Lim, ginawa niya rin kay Era. Ngayon ba gagawin niya rin ba ito ngayon sa kasalo ko yan? Okay. Wait. Tumbukin natin. Nandali, i-rewind natin, spillingin natin, ha? Parang kasi sinasabi nito ni Boss Nino, ginawa ni Isko yan, una kay Lim, o kay Erap. Oo. Kay Lim, kasi siya yung vice president ba yun, o councilor or something. Pangalawa kay vice mayor na siya nun. Councilor. Tapos kay Erap. So, dating mga kadikit niya yan eh, di ba? Dating ganyan niya. Tapos, ano sinuportan lahat siya nun? Oo. As in, ano siya, ginroom siya nun eh. From councilor, ginawa siya talaga hanggang maging mayor. Pero nung pagiging mayor niya, ang tumulong sa kanya ay supporter mismo ni Pangulong Duterte na hindi nating papangalanan. Yes. Di ba pwede pangalanan?
Wag na. Siyempre, wag na. Okay. So, hindi pwedeng pangalanan. Pero ngayon, parang sinasabi mo, kung ginawa niya dati yung kay Lim, ginawa niya kay Erap, eh maaari niyang gawin ngayon kay Pangulong Duterte. Yes. Anong tawag mo doon? Walang paninindigan. Sa bagay, lumulutang ang pangalan niya, tatakbong Vice President. Yung isang presidentiable niya. Ganon din ang ginawa kay Erap eh. Bumalik na din kay Erap yun. Yung? Si Lacson. Diba? Ba't ba ang hiling nila magbaliktaran, ano? Kaya nga. Ganon. Samantalang dati, meron ako sa iyo ni si Sen, kung saan pinupuri pa ni Senator Lacson si Sara Duterte. Ngayon, iba na ang sinasabi. Oo, tama, oo. Ay, nako, politika talaga, no? Baliktaran, no? Pero ikaw, mahilig ka din bumaligtad, eh, di ba? Sasakan na yun sa... Sa guwapo. Basta't magkakasunto kami sa presyo. Kaya ng pulsa. Hindi, so para at least alam ninyo yung background. Kasi actually, isa yan sa mga sinasabi sa akin noon, ha? Ng mga tao. Parang yan daw. Hindi ako naniniwala kagad, ha? Hindi ba yan yung Ellie na kausap ni Lenny Robredo doon sa radyo niya? biro lang. Ellie din kasi pangalan. Iba naman yun. Hindi siya talaga. Kapag nyo katuloy na yan, natawakan ko na rin dati yan. May voice record ako niyan. Ni Ellie Pomato, inulol ko din yan eh. Nahipod sa akin yan eh. Hindi, syempre ako, supporter ni Mayor Sara. Kagaya nito, nung nakaraang linggo, nandiyan ako galing sa baba, sa Maynila. Kumuha ako ng mga t-shirt. Ang nagbigay nun, negosyante. Hindi siya nagpabanggit ng pangalan. Yung ba'y palalabasin galing sa pondo ng national government? Hindi. Kagaya na lang ito, itong pinturang ginagamit ko sa t-shirt dito, galing din sa supporter yan. Actually, ganyan yung kay Presidente Rodrigo Duterte nun, di ba? Talagang yung taong bayan. Halos, kahit nga naman noon, nung panahon namin sa MRR dito, 2014, ni isang piso wala kaming budget kay Secretary Mamudyong. Kanya-kanya kaming gastusan. Alam ko yan. Si Sir Nino, original ito na mga talagang supporter, hindi ito yung nagtalunan lang. Kasi lagi kong pinabatigos dito yung mga nagtalunan eh. Alam mo yung mga dating Lenny Robredo, tapos biglang nagtalunan. Dating Grace po, biglang nagtalunan kay Pangulong Duterte nung nanalo, di ba? Eh, binabatigos natin yan dito eh. Itong si Sir Nino, isa ito sa mga original na vlogger na talagang sumusuporta sa ating Pangulo. Hindi pa mataas sa numero si Pangulong Duterte nung nakasuporta na ito. Kaya original ito. Ito yung may karapatan talagang bumanat. Ha? Hindi ka tulad ng iba. Sa akin lang na ba, ang ayaw ko kasi Kuya Banat, yung sinusuportan ko, at yung sinusuportan ko, alam ko may ginagawang maganda, mas mapakbakan ang paninira na walang katotohanan, doon ako nanggigigil sa mga ganong tao. Doon ako nanggigigil sa mga ganong tipo.